Hello guys! Good morning everyone! Konnichiwa minasan. Gusto ko lang mag-thank you sa video na to. Gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat. Dahil sa first time in my life, talagang nakatanggap ako ng madaming reaction sa isang post ko sa isang video ko sa app na to. Kasi talagang na-flattered lang ako. Sa tinagal-tagal ko sa app na to, and kamakailan lang din ako naging active sa pag-upload ng video. Pero first time nga, nagkaroon ako ng madaming heart reaction sa isang video. Madaming comments, madaming shares. So, thank you talaga sa inyong lahat. And gusto ko lang din i-take tong opportunity na to sa video na to na masagutan ko yung isa sa mga questions ninyo. And meron isang question na talagang nakapagpukaw ng attention ko, or ng pansin ko, itong comment ni West. So, before ko i-proceed tong video na to, gusto ko lang din mag-remind sa mga lahat ng minor age na mga kapanood o bata na mga kapanood ng video ko, please skip nyo lang tong video na to kasi ang usapin or issue na itatakal ko sa video na to is very, very for adult lang. So, please lang skip nyo na. Thank you. And ito nga, sasagutan na natin tong comment ni West. So, hindi ko alam kung babae or lalaki ba to si West ko. Ask ko lang po, buti di kayo natitem sa iba niyan. Karamihan sa Pinas pag ganyan ako po. Talagang napakalaking issue nitong comment mo, West. Pero, totoong, napaka-realistic na to. Totoong talagang nangyayari to sa lipunan natin ngayon o sa panahon natin ngayon. And talagang nawindang ako sa mga comment ninyo. Talagang tinagtad nyo ng comment yung post ko. Meron pa nga nag-comment doon, mahinang nila lang pala yung asawa mo. Meron din nag-comment na, hindi pala hilig yung mga Japanese sa ganyan. Eh bakit nung year 1942, merong andaming ginawang comfort women? Talagang nawindang talaga ako sa comment na yun. As in, shock ako, no? Pero, well, totoong nangyari naman talaga yun sa history natin before. And thank you pa din sa dahil nag-comment kayo and mapag-usapan natin tong ganitong topic. Ito nga, kaya ko nga lang naman kinaption tong yung ganung caption sa post ko is because before ko pa makilala itong asawa ko hapon, ang naging trabaho ko sa Japan is isang talento. So, nakadalawang balik-balik ako ng Japan. And then, sa pagtatrabaho ko before sa Japan is madami akong na-encounter ng mga kapwa natin Filipina na arubaito. Arubaito means part-time workers. And senpai. Senpai means yung nakakatanda mong parang superior mo sa work or sa age or sa life. Matatawag mong superior sa'yo na talagang mag-guide sa'yo sa work, yun ang meaning ng senpai, So, madami akong naririnig sa kanila before about sa mga Japanese na kung magnanobya nga, huwag daw ako magnanobya ng hapon kasi daw yung mga hapon, magaling na nga lang daw sa umpisa. Yung hapon daw is, sumitay daw yan. Sumitay means cold or hindi daw romantic. Yung mga hapon daw is, genkinai daw yan sa bed. Genkinai means unenergetic daw or wala dong gana sa bed. Dahil nga, sobrang napaka hardworking ng mga Japanese, Sobrang napaka lagi sila nagagambaro sa work dahil nga sa mahal o sa taas ng cost of living dito sa Japan, lahat lang lagi, kada kunting kibot mo, laging kang nagbabayad ng tax. Ang daming bayarin. Kaya talagang subsub sa trabaho yung mga hapon para mabayaran yung mga bills nila. Ganun. Kaya yun yung main reason na talagang minsan pagdating ng bahay, sobrang pagod na sila at wala na silang gana sa sex life nila or sa mga wife nila. So, ito nga, kaya ko kinaption kasi natandaan ko yung mga ganung naririnig ko sa mga kapwa ko Filipina before and senpai ko before. And somehow, dahil ngayon nakapag-asawa na ako ng hapon, at some point, na-realize ko na meron nga ang basihan yung mga narinig ko sa kanilang advices before. And dahil pinasok ko yung mundo ng ng pagko-content creation or social media world, and makonsider ko na rin yung sarili kong content creator kahit paano kasi gumagawa na ako ng mga small-time videos kung saan pwede kayong makapag-react at makapag-interact. So talagang, ginawa akong ganung caption dahil nag-isip ako ng caption talaga na kung saan madaming makaka-relate sa akin. Kaya ako ginawang caption yun na, nagtinginan yung mga nakapag-asawa ng hapon na 2 to 3 times in a month lang madiligan, ganun. And ito na nga, hindi ko in-expect na madaming magbo-boom siya, madaming nagko-comment kahit paano. And itong question ni West, ang sagot ko naman dyan at buti hindi daw ako na-tempt. So far sa relasyon namin ng asawa ko, never pa naman akong na-temp. And also temp is a word considered cheating. And cheating is a choice. Hindi naman na tayo bata para may sariling utak na tayo. Alam na natin yung tama sa mali. So ma-consider ko talaga yung pag nagpa-temp ka, it's your choice. Kasi may sariling utak ka na eh, ganun. So para sa akin, alam ko sa sarili kong hindi na ako matitemp kasi sobrang mahal ko yung asawa ko. And kaya ko nga pinakasalan yan kasi mahal ko yan. And yung asawa ko sobrang bait. Malayo lang siya dun sa, sobrang layo niya dun sa mga narinig ko before. Hindi ko na ma-feel pa sa iba yung pag-aalaga at pagmamahal na nararamdaman ko na natatanggap ko galing sa asawa ko. Kasi iba siyang magmali, iba siya. Sobrang ibang-iba lang talaga. Para sa akin, hindi lang din naman kasi basihan yung sex life niyo. Although napakalaking factor niyan sa isang relasyon ng mag-asawa. Pero hindi lang naman yan yung basihan eh, sa relasyon namin mag-asawa. And mas gusto ko nga yan, minsan lang kami mag-love-love kasi hindi ka overused. Parang fresh lang lagi yung atake mo, kahit pa paano. And then, hindi ka hagard of resources, ganun. And kahit minsan lang kami mag-make love,
talagang nai-excite ka. And ramdam ko na, solve na solve ako dun sa the way ako i-handle ng asawa ko while we're making love. Ano, solve na ako. Kasi napaka-gentle ng asawa ko. Ramdam na ramdam ko na mahal na mahal ako. And then, although normal lang naman yan sa atin na kapag nakakita tayo is marunong tayo mag-appreciate. Kasi may mga mata naman tayo eh. Siyempre, pag nakita natin itong isang taong to, kunwari gwapo, or yung gwapo naman ito, kunwari ang fit. O yung fit naman ito, ang daming biceps. Ganun lang, hanggang ganun lang na-appreciate. Pero yung tipong matetempa, hindi na. Kasi sobrang okay na ako sa pagmamahal na inaalay sa akin ng asawa ko. And, pero talagang may basihan yung comment mo. Totoong nangyayari talaga yun. No? Mayroon din ako mga kilala na ganyan, West, no? And hindi, at some point, hindi mo rin sila masisi. Kasi siguro, yung mga asawa nila, hindi lang sumitay or cold sa isang, hindi lang talaga sumitay or cold. Siguro sa lahat ng aspeto sa pagsasama sa buhay ng relasyon nila is talagang cold. Like for example, for me, yung asawa ko kasi, hindi, ramdam ko na hindi lang ako yung mahal niya, pati yung mga anak ko, and din yung pamilya ko. Eh, pag sa iba, kung ganun nila tratuhin, sobrang cold na nga nila sa asawa nila. Yung iba na, especially yung may mga single mom, hindi pa, ramdam pa nila na hindi love ng asawa nilang hapon yung pamilya nila sa Pinas or yung mga anak nila. Talagang mawawalan sila ng gana, kaya siguro naghanap sila ng kalinga sa ibang tao, no? Kaya ganun. And also, siguro yung mga asawa nila, hindi abusive sa mga, hindi lang abusive sa physical, kundi abusive mentally, ganun, emotionally, ganun. Kaya siguro naghanap sila ng kalinga sa iba. And so, madaming factors kaya ganun. Totoong talagang nangyayari yung kinoment mo, West, no, na meron ding iba na, meron pa ang nag-comment sa akin na, hindi pala hilig yung mga Japanese. Kaya pala yung kakilala ko kong Pinay na may asawang hapon is meron dong jowang Pinoy. Ano? Talagang may basihan yung comment mo, West, ano? Kasi marami din talagang nag-cheat, ano, na mga Pinay or kaya hapon din. Ang hapon din kasi, ganito din kasi, meron kasing tradisyon dito sa Japan or culture na nila pagdating sa trabaho na kunwari, ayain ka ng amo mo or leader mo or big boss mo or senpai mo or basta boss mo sa work kasama yung mga whole workmates mo na mag-nominiko. Nominiko means inom sa labas. Kasi, ginagawa nila yung ganyan. Culture na nila yan dito sa Japan, na kailangan mag-inom sila sa labas. Kasi parang ginagawa na rin nilang meeting yan. And then also, para makapag-banding sa mga workmates nila. So, madalas talagang nangyayari yan dito sa, talagang culture na yan dito sa Japan na kapag inaya ka ng boss mo or ng leader mo sa work na mag-inom kayong, lahat kayong mga trabahante sa company, kailangan sumama ka talaga. Hindi pwedeng yung hindi ka makisama. Hindi pwedeng yung tumanggi ka kasi parang sasabihin ng boss mo na hindi ka nakikisama, kasama mo yan sa work. Yan yung nagbigay sa'yo ng reason para magkaroon ka ng source of income everyday at mabayaran mo yung mga bills mo. So, kailangan, mahirap tumanggi sa mga ganyan. And then, kaya yung mga ganyang cases, nagiinom talaga sa mga pub, Philippine pub, ano. So, doon na pumapasok yung temptation, and then, natetempt yung mga married man o mga kasal na nahapon, natetempt sila na, natetempt sila. Actually, siyempre, yung mga bar na pinupunta nila, may mga babae yun. Siyempre, may mga makakasalamuha silang babae dun. And then, dun ang papasok yung matetempt sila and choice na nilang mag-cheat, ano. Kaya yan din yung isa sa malaking factor kung bakit pag-uwi ng mga ibang hapon is sobrang pagod na sila at wala na silang time sa mga asawa nila. And then, yan yun din talagang isa sa mga main reason kung bakit yung mga ibang yung ibang asawa is naghahanap na ng kalinga sa iba. Hindi lang ito sa Pilipina, ha? Kahit mapahapon man, kahit anong lahi pa yan. Dahil yan sa ganyang nakaugali ang tradisyon dito sa Japan na lahat ng mga lalaki or mga employee, pag inayang magnominiko ng mga big boss nila, kailangan nilang atinan talaga. And yan yung isa sa mga reason na napakalaking factor na pag-uwi ng mga wife or husband, mapa-Pilipina man or mapa hapon man or kahit ibang lahi man o kahit anong banyaga pa yan, pag-uwi nila ng bahay, wala na silang time sa wife nila. And then, yung wife nila, valid naman na nakaka-feel lang ng loneliness, na parang siya na lang nag-work sa relasyon nila, sa family nila, sa relasyon nilang mag-asawa, parang siya na lang yung laging nagla-love, ganun. Kaya, yan yung isa sa malaking reason din, kaya siguro naghanap na lang ng ibang kalinga, naghanap ng kalinga sa ibang tao. Pero, yun nga, again, uulitin ko, temp is considered as a cheating and cheating is a choice. So, nasa iyo pa rin yun. Talaga kung choice mo talagang mag-cheat and na i-give up na lang yung relasyon ninyo ng mag-asawa or give up na lang yung family mo dahil lang sa ganun. So, nasa sa iyo pa din talagang sariling isip yun. Decision yun. Choice mo yun kung mag-cheat ka. So, yun lang guys for this video and thank you so much pag-interact ninyo sa post ko and try ko mag-reply sa iba pang comment next time kung hindi na ako busy. Thank you! Janne, minasan!